Gay, nagbabalik ang inyong lingkod, Police Jacob. Magandang umaga o gabi, saan man kayo naroroon, no? So, marami tayong mga viewers sa iba't ibang bansa tulad ng United States, Saudi Arabia at iba pa, Italy. So, mga kababayan ko, magandang buhay po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo dyan. Ayan po. So, ngayon, ang pag-uusapan natin yung original ng dokumento. So, sa korte po kasi, sa court, in relation to the court, no? Ang tinatanggap lamang na dokumento dyan ay original. So, ngayon, paano ba natin malalaman na ang dokumento ay original? Siyempre, yung pinagalingan nito mismo ay hindi po fake or talagang genuine na mayroon siyang silyado. Yung tulad po ng mga example ko po ditong original, tulad ng si mga nakaano yo, mga diploma or transcript of record. Diba, kinukuha natin yan sa mga school. Mayroon yang dry seal kung tawagin. So, yun po ay makakonsidered na original po. Sa lahat pong dokumento, yun po yung mga original ang tinatanggap sa court. Yun. The rest, mga photocopy ay hindi na tinatanggap po. So, ano ngayon, tanong, ano ba ang gagawin natin kapag nawala yung original? Madali lang. So, siyempre, punta ulit tayo doon sa pinagkuhanan natin ng dokumento itself sa office nila. Ngayon, kung nawawala yung original, kumuha kayo ng bago. Kukuha tayo ng bago. At kung hindi naman, may natira kayong photocopy, ipapa-ano po natin yun? Ipapa-dry seal. Ipapa-kung tawagin ay CTC or Certified True Copy. Yan po yung tinatawag na Certified True Copy is considered po na original yan. O, diba? So, tulad ng mga naalala ko before, yung mga NBI. So, hindi po sila nagsi-CTC. Ngayon, kasi kailangan mo ng 7 kopya ng original. So, magbabayad ka ngayon ng 7 copy para mag-produce sila ng 7 original. Yan din pong mga PNP clearance, ganun din. 7 piraso ang ipoprovide mo. So, 7 beses ka rin magbabayad. Yun lang po yung experience ko before, no? In other documents po, siguro tulad ng marriage contract, yung NSO, hindi rin sila nagsi-CTC or PSA. So, ngayon, kung kailangan mo ng 7 copies or more, kailangan mo magbayad ng per piraso para mag-provide sila ng kailangan mong kopya. So, di ba, magastos. Unlike na idadry seal mo lang. Sa mga transcript of record, yun, nag-aano sila. Yung iba, nagpo-provide. Yung iba, ganun din, magbabayad ka rin ng 7 kopya. Yun po yung CTC. So, yung bukod yun po, hindi na po tinatanggap pagdating po sa court proceeding yung mga photocopy. So, lahat po yun na file dapat doon na isasubmit natin or isasubmit nyo ay considered original. So, ngayon, kung may kinalaman sa kaso yung dokumento nyo, talo po kayo pagdating sa genuinity ng documents kung ang submitted nyo ay photocopy lamang. So, ang gagawin natin dyan, ang gagawin nyo ay papa-certified true copy natin, CTC kung tawagin. So, yun po lamang ang tinatanggap pagdating sa court. Yan na. Sana po, nabigyan ko kayo ng another good information regarding sa
dokumento, no, ng aksiptan. So ganun po 'yun sa mga ano din, sa mga naghahabol ng sa bahay, ng kaso, eh, kailangan po may original kayong dokumento. Kung wala po 'yan, mag-provide po kayo ng certified true copy. Yan po ang kailangan natin at kailangan nyo. Lalong-lalo na pagdating sa kaso. Sa mga bumibili po ng sasakyan, so primary po or kailangan natin hingiin o kailangan nyo makita o kunin ang original na CTC, original na car registration, saka yung original na OR. Doon po natin malalaman na genuine talaga. So marami po nagpo-provide niya na fake na dokumento kasi alam mo naman sa atin matatalino ang mga kababayan nating iba diyan. Iwan ko lang kung nasuyod na diyan sa rekto, no, yung pagawaan ng fake. So ngayon sa other verification niyan, so mayroon tayong mga paraan para ma-verify natin diyan. Siguro o mismo sulatan niyo yung LTO, mag-request kayo sa LTO kung car registration niyan or other information. May initial tayong video diyan, 2600 po ang i-text niyo at magpo-provide siya ng initial information sa iyo. Lalo na po kapag sa record ng sasakyan, kung naka-registro po yung sasakyan niyo o hindi. Yun po ang kailangan nating i-verify. Mayroon tayong video dyan, 2600. Sundan nyo lamang po ang mga pattern, ang tamang pattern niya kung paano i-verify tulad ng lisensya o other record ng lalo na yung mga ano plate number ng sasakyan. So kailangan nating i-verify. Initial verification lang po yun. So kung talagang kailangan nyo yung 100% o 1% verification, ay siyempre pumunta po kayo sa clearances ng HPG. Doon po yung nakalista ang mga hot car, kung hot car yung nabili nyo. So yun po, iiklian po lamang natin ang ating video ito at tayo'y may pasok din. So maraming salamat at sa panonood nyo. So ito po ay another information naman na mahalagang naisip po ngayon. So ngayon, abangan nyo na lang po ang ating susunod na video. So muli, nagsasabi, my name is Police ako at nagmuling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. Guys, pa please naman kung di ka pa nakasubscribe at gusto mong subscribe at kailangan mong ganitong dokumento at information, ito yung channel na nararapat sa iyo. At alam nyo ba na ang inyong mga likes at comments po ay yan po ang nag-aangat sa ating mga videos para mapunta po sa kung napapansin niyo sa bandang kanan, yun po yung pag nanood kayo ng YouTube, bukod sa pinapanood nyo mayroong videos sa mga kanan, para po yun po yung mga matataas ang ranking na nirekomenda ni YouTube na panoorin. So para po mapunta ang videos natin doon after yung mapanood, tapusin po at bigyan ng likes or dislike, pwede rin. Kung hindi nyo nagustuhan at kung meron kayong suggestion, pagkukulang, comment lang po sa ating box. Thank you for watching. See you my next video.